Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Bata pa lang ako, ulila na ako sa ama. Kaya ang tanging aking ina ang nagpalaki sa aming dalawang magkapatid. Dahil laging kapos, hindi namin ni Kuya naranasan maging bata. Ibig ko pong sabihin ay gaya ng ibang bata na nakikita ko na naglalaro, nakikipaghabulan, nagsasaya, na tila ba walang inaalala sa mundo at ine-enjoy ang pagkabata. Pero kaming magkapatid sa ganoong edad, kinailangan ng magbanat ng buto. Bukod sa tagabuhat si Kuya ng mga sako-sakong tinahing basahan ni Nanay upang dalhin sa palengke at nagtitinda din ito ng bilog na basahan sa kalsada kada rush hour na nagre-resultang ng bumper-to-bumper na sasakyan. Sa kanyang paglalako, mas marami siyang naibebenta tuwing oras na ng pagkain sa hapunan. Ang kitang ito ay ibinibigay niya sa aming ina upang maipambili ng bigas o kung minsan naman ay ulam. Dahil sa abala sa pagtatrabaho ang aking ina at kapatid, hindi ko magawang maglaro o wala man lang akong maiambag para sa aming pamilya. Kaya naman, ako ang nag-aasikaso sa bahay. Ang paglalaba, maglinis, magluto. Para pag-uwi ni Nanay, wala na siyang aasikasuhin pang iba at magpapahinga na lang. Kapag tapos na ako sa mga gawain ko sa bahay, gumagawa naman ako ng mga takda kong araling. At kapag wala naman akong pasok, tinutulungan ko si Kuya na mag-ayos para sa kanyang ititinda sa kalsada. At kung meron siyang extra mula sa kanyang kita, aayain niya ako sa may palengke at meron doon fast food restaurant. At bibili siya ng isang burger at paghahatian namin ito. Naalala ko minsan, isang beses, imbes na burger ang bilhin niya. Bumili siya ng spaghetti mula sa isang kilalang fast food restaurant. At nung oras na makita kong inihain niya ito sa mesa, "Kuya, ang konti naman ito. Mas okay pa yung burger," sambit ko. "Oo nga eh, pero ito lang yung budget natin, try na lang natin." Nakangiti niyang sagot. Pagtikim namin noon, "Matamis pala ito, Kuya," sambit ko. "Oo nga, matamis, pero masarap naman, 'di ba?" tugon niya. Sabay tango ko. Matapos kaming kumain, nahiya akong sabihin kay Kuya na hindi ako nabusog, pero na-appreciate ko ang pagbibigay niya sa akin sa mga panahong gaya ng ganito. Kaya naman, nais ko din bigyan siya ng magandang regalo at tinanong ko si Nanay kung pwede niya akong turuan na gumamit ng makina para makapagtahi din ako ng basahan. At sa pamamagitan nito, pwede akong makapag-ipon ng pambili ko ng regalo. Bago dumating ang kanyang kaarawan, nagkaroon ako ng sapat na ipon. Bukod sa bumili ako ng isang magandang polo shirt, sapat na ito upang makapagluto ako ng spaghetti at cake para sa kanya. Nung pagdating niya sa bahay, nakapatay ang ilaw at sinorpresa namin siya ni Nanay at kumanta kami ng happy birthday. At nakasindi ang dalawang kandilang numerong 18. "Make a wish, Kuya," wika ko matapos kaming kumanta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-wish, sabay hinipan ang kandila. Yung regalo namin sa kanyang damit, hinatian ako ni Nanay dahil kinulang ako sa budget nung bumili ako ng pangsahog sa spaghetti. Nakita ko na parang namumuo ang luha ni Kuya marahil natouch siya sa ginawa namin at nung gabing iyon, maayos naming naidaos ang kanyang kaarawan. Kasabayan nito, nabanggit din ni Kuya na nais niyang sumubok mga ibang bansa na ngayong nasa wastong gulang na siya. "Pero Kuya," pagtutol ko ng bagya. "Subukan ko para sa atin," malumanay niyang sambit. At makalipas ang isang taon, siya ay tuluyang lumipad patungong Middle East. Labis na puno ng kalungkutan ang aming bahay magmula nung umalis si Kuya. At ang pangungulila namin ni Nanay kay Kuya ay idinaan namin sa pananahi. Magmula nung nagpapadala si Kuya, aaminin kong bahagyang guminhawa ang aming buhay. Dahil may extra kaming dalawa ni Nanay, nagpupunta kami sa fast food restaurant gaya ng ginagawa namin ni Kuya noon.
Pero sa pagkakataong ito, imbes na isang pirasong burger o spaghetti, bagos, tig-isa na kami. Kahit na nagpapadala si kuya sa amin, hindi ni nanay nilustay ang mga padala niya. Bagos ang kalahati ng halaga na pinapadala niya ay itinatabi ni nanay ito. Ito din ang unang pagkakataon na nagkaroon si nanay ng bank account. Para pagdating ng kuya mo, makita niya ang kanyang pinagpaguran kahit papaano, sambit ni nanay. Subalit, si nanay ay na-diagnose na may malubhang sakit. Hanggang sa kalaunan, tuluyan na niya kaming iniwan ni kuya sa mundo. Dahil ako na lang mag-isa, hindi mapigilan ng aking kapatid na mag-alangan at iwan akong mag-isa. Nakita ko sa kanyang itsura na nais niyang umalis. At ayaw kong ako ang humadlang sa kanyang nais. Kaya upang mawala ang kanyang pag-aalala sa akin, tumuloy ako sa isa naming kamag-anak pansamantala habang wala pa ako sa wastong gulang at tinatapos ang aking eskwela sa sekundarya. Iminungkahi ni kuya na ako ay magpatuloy mag-aral kahit vocational course man lang upang nang sa ganon meron akong makuhang maayos-ayos na trabaho. Siya din ang nagbigay ideya sa akin na maaari akong mamasukan sa isang hotel. At ito ay aking sinunod. At nung dumating ang araw na natapos ko ang vocational course, sinundan ko din ang yapak ng aking kapatid bilang OFW. Sa bansa kung saan siya naroroon, doon din ako nag-apply ng trabaho. Nakapasok ako bilang housekeeping sa isang malaking hotel. Ang kapaligirang ito ay ibang iba at ako ay labis na naninibago mula sa pagkain, sa klima, sa pananamit na balot at sa mga tao. Mabuti na lang, nariyan ang aking kapatid upang tulungan ako na makapag-adjust sa lugar na hindi ako pamilyar. Kahit na nasa ibang bansa, meron pa ding komunidad para sa ating mga kababayan na nagtitipon-tipon tuwing kapaskuhan o kaya kung may liga na madalas salihan ng aking kapatid. Nabanggit niya minsan na sa pamamagitan ng pagsali sa liga at paglalaro ng basketball, pakiramdam niya, bit-bit niya ang kanyang kinaugalian at pinanggalingan. Lumipas ang panahon, dito ko din nakilala ang aking mister. At nung ako ay nabuntis sa aking panganay na anak, dito na ako nagdesisyong bumalik sa bansa. Sa ilang taon kong pagtatrabaho, meron naman akong sapat na ipon kung sakaling ako ay bumalik. At ito ang ginamit kong puhunan upang magtayo ng water refilling station na naisip kong negosyo dahil marami ang bumibili ng mineral water. At makaraan ng ilang taon, ang mister ko naman ay nakauwi na din ng bansa matapos ang kanyang kontrata. Isa ang mister ko na nakaugalian ng mga Pinoy na kapag galing ibang bansa, ikaw ay magpapainom. Ito ang eksena niya sa unang buwan niya matapos niyang makabalik sa ating bansa. Marahil hindi ko napansin noon nung nasa ibang bansa kami, pero siya ay may pagkahambog. Taliwa sa kanyang kinikilos noon na may pagkatahimik at mahiyain. Hindi ko na lamang binigyan ng pansin ang mga pagmamayabang niya, marahil sa ganitong paraan, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Yung asta niya na akala mo maraming naipong pera at kung makapagwaldas ng salapi na ipambili niya ng alak, parang hindi niya pinagpaguran. Sige, bili pa tayo ng alak, madali lang yan kitain sa Saudi. Wika niya sabay hahalakhak. Nakakairitang pakinggan at pagmasdan na parang ibang tao siya. Nagustuhan ko siya noon dahil siya ay tahimik at simple. Ngunit may ganoon pala siyang ugaling nakatago. Kaya naman hindi ko na ito pinagbigyan ng pansin dahil masisira lamang araw ko at mas lalo akong may irita sa kanya. Marahil ang pagiging bida ang nakakapagpasaya sa kanya. Lalo na ilang taon din siyang nagtrabaho sa ibang bansa. Kaya hindi ko na binasag ang kanyang trip upang hindi pagsimulan namin ng away. Kalaunan, nabigyan namin ng kapatid ang anak naming panganay. Sa ilang taon kong namamahala ng aking negosyo, nung nagbubuntis ako sa pangalawa, lumakas ang kita nito. Kaya naman ang mister ko nagdesisyong hindi na bumalik ng ibang bansa.
at pagtuunan na lang namin ang pagnenegosyo. Hindi ko naman ito kinontra dahil naisip ko din na mas mainam na kapiling niya ang kanyang mga anak at buo kaming pamilya. Maayos naman ang lahat, maliban lamang sa bisyo ng mister ko na pag-inom halos gabi-gabi, may kainuman man o wala. Nung una, siya ang nagdi-deliver ng tubig, umaga hanggang hapon. Napapakita niyang siya ay masipag, kaya naman yung nais niyang pag-inom, hindi ko na pinipigilan. Hanggang sa lumipas ang panahon, ang water refilling station namin ay nakapagbukas kami ng pangalawang branch sa kalapit na barangay at tatlo na din ang aming mga anak. Nagpapasalamat ako dahil kahit papaano, sila ay nakakakain ng maayos, nakakapag-aral sa pribadong paaralan para mas maganda ang kanilang kinabukasan. Subalit kasabayan din ito, ang mister ko tila ba unti-unti nang nalululong sa kanyang bisyong pag-inom. Kung noon, tuwing gabi siya umiinom matapos niyang mag-deliver ng tubig, pero magmula nang kumuha kami ng tauhan para dito, tila ba nagising ang ugali niyang pagkatamad. Pagiging tamad at manginginom na isang masamang kombinasyon na ugali ng mister ko. At ang hindi niya pagtulong o paghanap buhay ay labis naming pinag-aawayan. Hindi na sana mag-iinit lalo ang ulo ko kung kahit papaano ay inaasikaso niya ang mga anak namin o maglaan ng oras para sa kanila, pero kabaliktaran ang kanyang ginagawa at lahat ng responsibilidad ng isang magulang, ako na ang gumanap. Ang pagiging haligi at ilaw ng tahanan. Mahirap saluhin ang ganitong katungkulan, pero dahil para sa mga anak ko, kakayanin ko ang suliraning ito. Subalit, habang tumatagal, mas lalong lumalala ang mister ko. Dahil sa kanyang bisyong alak, kinukuhaan niya pati benta ng negosyo. At ito ay nagpupunta kung saan-saan para lang mag-inom. Dahil negatibo ang epekto nito, kinailangan kong isara ang isa naming refilling station. Kailangan ko ding magbawas ang empleyado at bawasan ang bayad sa upa at iba pa. Sa pagkakataong ito, dito na ako nangamba dahil kahit na nag-iipit ako ng pera kung saan-saan, nakikita at nakikita ng mister ko ito. At kapag hindi naman nabibigyan ang gusto niya, siya ay magwawala at sisirain ang mga bagay na una niyang mahawakan. Sa patong-patong na problema, dito na ako lumapit sa Panginoon at palaging taimtim na nagdadasal na bigyan ako ng lakas para malampasan ko ang pagsubok na ibinigay niya sa akin. Hanggang sa dininig ng Panginoon ang aking dalangin. Hindi ko mapigilang matuwa nung malaman kong mayroong sakit sa atay ang mister ko, na hindi naman nakakapagtaka dahil sa kanyang bisyo. Subalit, ang sakit niyang ito ay naapektuhan din ang kanyang kidney at wala pang isang taon, tuluyan na siyang lumisan. Nung sa kanyang huling hantungan, nagahalong tuwa, inis at lungkot ang aking nadarama sapagkat tuwa dahil tapos na ang aking problema. Inis dahil hindi man lang siya naging magandang halimbawa sa aking mga anak. At lungkot dahil ang aking mga anak ay ulila na sa ama. Gayunpaman, hindi na ako nahirapan na gampanan ang pagiging ama at ina dahil kahit nung nabubuhay pa ang mister ko, ako na ang sumalo nito. Sa kanyang pagkawala, ang isinara kong refilling station ay nabuksan kong muli. Mula sa isa hanggang sa apat na ito. At sa pamamagitan nito, napagtapos ko ang aking mga anak sa kolehiyo. Nung oras na makatapos ang bunso ko, pakiramdam ko, oras na para sarili ko naman ang intindihin ko. Magmula nung ako ay bumalik ng bansa, ang pag-aasikaso ko sa sarili ko ay laging nasa huli. At hindi ko mapigilang makahinga ng maluwag dahil nagampanan ko ng matagumpay ang tungkulin ko bilang isang magulang. Na nakakatuwa na masaksihan na lahat sila ay nakatapos ng pag-aaral at meron kani-kanyang buhay. Ang panganay ko ay sumubok ng kanyang sariling negosyo. Ito ay laundry shop na itinayo niya sa tabi ng refilling station. Ang pangalawa kong anak naman ay isang inhinyero at nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang bunso kong anak na babae
ay kamakailan lamang ay isa ng lisensyadong dentista. Ang makita silang meron ng sariling buhay at kaya nang tumayo sa sariling mga paa, dito ko na sinimulang pagtuunan na alagaan ang aking sarili. Halimbawa nang nanunood ako ng sine mag-isa, kumakain sa isang magandang kainan o minsan namamasyal. Hanggang sa napansin ko na oras na upang buksan kong muli ang aking puso. Sa totoo lang, ang pagiging masaya ko mag-isa ay panandalian lamang. Pag-upo ko sa hapagkainan na dating maingay, ngayon ay tahimik na. Ang magulo at makalat na bahay, ngayon ay malinis na. At ang katahimikan ay tila ba nakakabingi na nagpapatindi lamang ng aking kalungkutan at pangungulila ko sa aking mga anak. Marahil hindi ko napansin dahil ako ay abala noon, pero ang accountant ko na humahawak ng mga babayaran kong buwis ay matagal na akong inimbitahan sa isang hapunan, ngunit ako lamang lagi ang umaayaw. Kaya naman sa pagkakataong ito, nagbakasakali akong imbitahan siya. Jose, maari mo ba akong saluhan sa isang hapunan? Nahihiya akong paanyaya. At ito ay aking ikinagalak dahil hindi siya tumanggi. Mahigit isang dekada ko na siyang kilala. Isang matandang binata na labis ang hilig sa asignaturang sipnayan. Sa aming pagsasalong iyon, walang ilangan na parang may spark agad sa aming dalawa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na matagal ko nang pinipigilan. At sa pagkakataong iyon, sa tagal ng panahon, ang puso ko ay umibig muli. Dumaan ang panahon at halos 2 taon bilang kami ay magkasintahan, inaya niya akong magpakasal at ito ay aking sinang-ayunan. Sabik na sabik akong ibalita ito sa aking mga anak na inaasahan ko na magiging masaya sila para sa akin. Ngunit taliwas ang inaasahan kong reaksyon nila ang kanilang ipinakita. Ma? Kasal? Seryoso ka? Sa edad mong yan, magpapakasal ka pa? Wika ng aking panganay. Oo nga ma, pwede namang magkarelasyon kayo. Bakit kailangan pang maging legal? Sabat naman ang aking bunso. Mahal ko si Joselito, mga anak. Matagal ko na siyang kilala. Hindi na din naman siya ibang tao. Sagot ko. Anong mangyayari sa pera mo, ma? Automatic meron siya. Biglang sambit ng aking panganay. Oo nga, ma. Wika naman ang bunso ko. Sa aking pagtataka, napatanong ako ng kasal namin ni Joselito ang pinag-uusapan. Bakit napunta sa pera? Bulag ka ba, ma? Papakasalan ka lang niya dahil sa pera mo. Matagal na siyang accountant mo, alam niya ang pera mo. Paliwanag ng panganay ko. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi niyo, sagot ko. Ma, siyempre, kung kasal na kayo, kung anong pag-aari mo, pag-aari din niya, paano kami? Dagdag ng panganay ko. Sa sobrang inis ko, nilayasan ko sila sa sala at bago ako magtungo sa kwarto, sinabihang magsialis sila. Ayan na ma, magsisimula nang mababawasan ang atensyon mo sa amin, wika ng panganay ko. Ano to? Bakit may pagsiselos? Ibinigay ko na sa kanila ang lahat, meron na silang magandang buhay. Bakit ganito ang kanilang reaksyon? Sa isip-isip ko. Makaraan ng ilang araw, ang anak kong pangalawa na nasa ibang bansa, tumawag sa akin. At inaasahan ko na iba ang kanyang opinyon mula sa kanyang mga kapatid, ngunit pare-pareho lamang sila. Hindi ko maintindihan sa mga anak ko kung bakit ayaw nila akong maging masaya. Nakakalungkot dahil hindi ko na malaya na ganito sila lumaki, na tila ba natandaan o namana nila ang masamang ugali ng kanilang ama. Lumipas ang ilang mga linggo, bumisitang muli ang aking mga anak at sinabing ang inaalala lamang nila ay ako. Na paano kong kunin daw lahat ni Joselito ang pera ko. Nalustayin na hindi ko alam at kung ano-ano pang mga paliwanag nila upang makumbinsi akong hindi ako magpakasal. Nabanggit din nila na dahil ang kanilang ama ay palaging naghahanap ng pera, inihalin tulad na nila sa kanilang ama si Joselito. Ma, kung sakaling magdesisyon kang magpakasal,
bakit hindi mo nalang hatiin sa amin ang pera mo para masiguro na hindi niya ito makukuha? Wika ng panganay ko. Nais ko siyang sampalin dahil bukod sa kamukhang kamukha niya ang kanyang ama, nakikita ko din ang ugali at pananalita nito sa kanya. Humingi ako ng payo sa aking nakakatandang kapatid na ngayon ay naninirahan na sa Canada dahil ang kanyang asawa ay isang nurse doon. Ang paliwanag niya sa akin kung ang intensyon talaga ni Joselito ay pera ko. Noon pa lang, kahit na nung byuda na ako, matagal na siyang nanligaw at nagkaroon ng interes. Pero meron itong sariling ari-arian na kapagtapos ang pag-aaral, merong sariling opisina at hindi lamang ako ang kanyang kliyente na kumikita ito ng sarili. Kaya aanhin pa daw ni Joselito ang salapi ko. Dagdag ni Kuya, hindi salapi ang nais ni Joselito kundi ang puso ko. Na nakikita niya na tunay ang intensyon nito sa akin at humingi siya ng pasensya dahil nasabihan niya na baka sarili ang mga pamangkin niya dahil hindi nila mapagbigyan ang gusto ng kanilang ina na nag-iisang nagsumikap at nagsakripisyo sa kanila. Matapos kong marinig ang opinyon ni Kuya, dito ko napagtanto na sila nga ay makasarili. Hindi nila pinahalagahan ang aking ginawa para sa kanila. Hindi nila mararating ang buhay na iyon kung hindi ako nagsumikap. Nakakalungkot lang dahil kahit na matagal na wala sa amin ang yumao kong mister, nag-iwan pa ito ng masamang ugaling pamana sa aking mga anak. Hindi lang iyan, lumalabas na hindi nila pinapahalagahan ang mga nagawa ko sa kanila at wala silang kahiyahiya na sabihin ang tungkol sa salapi. Dito na ako nagdesisyong sundin ang puso ko kahit na taliwas ang mga anak ko dito. Hindi ko naman kailangan ang kanilang permiso. At kung kaya nilang maging makasarili, ganoon din ang gagawin ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko sila inisip bagkos ang sarili kong kaligayahan. Ang pagpapakasal ko kay Joselito ay isa sa pinakamasayang nagawa kong desisyon sa buhay ko. Dahil sa pangalawang pagkakataon, biniyayaan ako ng Panginoon ng mas matinong lalaki at ako ay tuluyang lumigaya. Batid kong panahon lamang ang makakapagsabi at may kita nilang mali ang kanilang akala o iniisip. At alam kong magkakaayos pa din kami ng mga anak ko at matatanggap din nila si Joselito bilang kabiyak ko. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Remy Soro, Amy Mabulay, Reg TV.